Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lahat ng tao ay may kahinaan. Lahat tayo ay minsan ding nagkulang. Pero sabi nila, lahat naman din ay kayang lagpasan ng dalawang pusong totoong nagmamahalan. Pero paano kung pati ang pinaka-importante sa isang relasyon ay magiging isang malaking pagsubok na sa inyong dalawa? Komunikasyon. Paano kung distansya at komunikasyon na ang sumusubok sa inyong pag-iibigan? Sabi ng iba, dito daw mapapatunayan kung hanggang saan ang mararating ng inyong pagmamahalan. Ikaw ka, barangay, nagawa mo na bang makasurvive sa isang long-distance relationship? Nagawa mo na bang labanan ng tukso? At nagawa mo na bang ipaglaban ang iyong pagmamahal kahit milya-milya ang inyong pagitan? Yan ang buod ng ating programa at ng ating kwento ngayong hapon. Dear Mama Mia, ang distansya raw ang isa sa pinakamabigat na pagsubok na pwedeng daanan ng isang magkarelasyon. Pinapalamig kasi nito ang mainit na pagmamahala ng magkasintahan. Hanggang sa unti-unti ay maging alaala na lang ang masasayang pinagsamahan nilang dalawa. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Clarice, 35 years old. Sa Pilipinas ako noon nagtatrabaho nang ma-discover ko po ang programa niyong Barangay Love Stories. Gusto ko rin na magbahagi ng aking kwento at naway makapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay na inyong tagapakinig. Third year high school nang maging magkarelasyon kami ni Kenzo, Mama Mia. Tumagal ang relasyon namin hanggang sa college. Miyembro si Kenzo ng sikat na dance group sa lugar at university namin. Madalas silang naiimbitahan na magsayaw sa iba't ibang lugar at fiesta kasi sikat talaga sila noong panahon namin. Madalas din kasi silang nananalo ng mga dance competitions na sinasalihan nila. At ako naman, Mama Mia, bilang isang supportive girlfriend, ay palagi akong sumasama sa mga racket nila. Gusto ko kasing maipakita at maiparamdam kay Kenzo ang suporta ko, mapaharap man o likod ng stage na sinasayawan ng boyfriend ko. Oo nga, mahal. Hindi nga ako makapaniwala eh. Bakit naman hindi ka makapaniwala? Eh kasi, ang gagaling ng mga kalaban namin na ibang grupo. Nakita mo naman yung pagtumbling at pagtalo nila sa stage kanina. Grabe yung palakpakan ng mga tao. Grabe din naman yung sigaw ko kanina nung kayo na yung sumasayaw sa stage ah. Kulang na nga lang lumabas tong tonsil ko sa lakas ng sigaw ko eh. Oo nga, baby. Rinig na rinig ko yung boses mo. Kahit sobrang dami ng tao sa harap ng stage, nangingibabaw yung boses mo sa pandinig ko. Talaga ha? Kahit ang daming magagandang babaeng sumisigaw ng ang gwapo nung nakapula! Hindi naman ako ang tinutukoy nila. Anong hindi ikaw? Babe, ikaw lang naman ang nakapula kanina sa stage, no? At ikaw din ang pinakagwapo sa grupo nyo. Kaya nga, palaging pangalan mo na lang yung sinisigaw nila eh. Oh, magsiselos ka na naman. Hindi ako magsiselos kasi alam ko naman ako lang ang maganda sa paningin mo. Siyempre naman, ikaw lang ang babe ko kaya ikaw lang din ang mahal ko. Pero grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na kami ang magsa-champion sa dance competition na to. Maniwala ka na kasi hawak mo na yung trophy ng grupo nyo, oh. Ano ka ba? Tsaka sabi ko naman sa'yo, malaki talaga ang improvement nyo ng mga kagrupo mo mula nung nakaraang buwan. Sulit ang halos araw-araw na pagpupuyat nyo para sa rehearsal. Pati na rin ang pagpupuyat mo para masamahan kami ng grupo ko, babe.
Thank you ha, kasi lagi kang nandyan. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa mga kasamahan ko. Sobrang napapalakas mo ang loob namin. Tapos madalas, ikaw pa ang sagot sa mga pagkain at inumin sa rehearsal. Napakalaking tulong talaga nun para sa amin, babe. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nasa buong grupo niyong support ako. Alam ko kasi na balang araw, sobrang sisikat kayo. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang iparamdam sa inyo, lalo na sa'yo ha, na ako lang talaga ang number one fan niyo. At syempre, ikaw din ang number one and only one dito sa puso ko. Naku, babe, pangatawanan mo yung mga sinasabi mo ha, lalo na kapag sumikat na talaga kayo ng bonggang-bongga. Sigurado ako na mas nadami pa ang mga tagahanga niyo, lalo na sa'yo. Kaya nga ngayon pa lang, gusto ko nang mangako ka sa'kin na hindi ka talaga magbabago kahit sobrang sumikat ka na. Paa sa lupa, mata sa langit. Hinding-hindi ko kakalimutan yan, babe. Kahit kailan, hindi lalaki yung ulo ko at mas lalo hindi rin magbabago ang pagmamahal ko para sa'yo. Pangako yan, ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko, Clarice. Mama Mia, si Kenzo ang first boyfriend ko. At ako rin naman ang first girlfriend niya. At kahit sikat talaga ang dance group nila sa lugar at university namin, kahit kailan ay hindi siya gumawa ng kahit na anong bagay na ikasisira ng tiwala ko sa kanya. Ramdam ko na siya talaga ang pinakasikat sa grupo nila dahil siya ang pinakagwapo at ang may pinakamalakas na dating. Matangkad kasi si Kenzo, Mama Mia. Maputi at chinito pa. Kaya naman sa mga event kung saan sumasayaw ang grupo nila, si Kenzo ang palaging tinitilian ng mga babae. Mabuti na lang talaga at faithful itong si Kenzo sa relasyon namin. Kaya hindi namin pinag-aawayan ang kahit na anong tungkol sa third party. Nagpatuloy sa pagsasayaw ang grupo ni Kenzo, Mama Mia. Pinagkakakitaan na nila yon sa mga fiesta sa lugar namin at sa mga contest na sinasalihan nila. Hindi niya binibitawan ang pagsasayaw hanggang sa makatapos na ako ng pag-aaral ko sa college. Pero dahil nga kumikita na si Enzo sa pagsasayaw ng grupo nila, ay hindi na niya tinapos pa ang kanyang pag-aaral at nag-part-time na lang siya sa isang gas station. Ayaw niya munang magkaroon ng full-time na trabaho dahil ayaw niyang mapabayaan ang grupo nila at ang pagsasayaw niya. 2 taon na rin akong nagtatrabaho noon nang magdesisyon kami ni Kenzo, Mama Mia, na magsama na sa iisang bahay. Oh, walang traffic eh. Tamang-tama kasi kakaluto ko lang itong paborito mong dinuguan. Nakabili kasi ako ng murang karne at laman loob ng baboy kanina sa palengke. Sakto, kasi nagugutom na rin ako, babe. Maupo ka na dito, maghahain na rin ako. Sige, salamat. Bakit nga palang aga mong nakauwi ngayon? Nagtitipid na naman kasi yung supervisor namin. Kaya 2 tao lang ang naiwan dun ngayon sa gas station. Kapag ganitong araw daw, hindi naman daw kasi masyadong marami ang nagpapagas kaya hindi rin kailangan ng maraming staff. Oh, ganun ba? Pero di ba dapat magkikita kayo ngayon ng mga kagrupo mo? Ang sabi mo kasi kahapon, may dance rehearsal kayo ngayon. Ay, natuloy naman ang pagkikita namin kanina. Kaya lang, hindi natuloy yung rehearsal namin. Oh, bakit? Naku, siguro nagkatamaran na naman kayo kanina, no? Hindi dahil doon, babe. Eh bakit nga hindi natuloy? Hindi na naman ba kayo kumpleto? Dapat nagsisimula na kayo mag-practice ulit kasi malapit na yung dance competition na sasalihan nyo. May isa na naman kasing nag-quit sa grupo namin eh. Si Dylan. Hala? Bakit daw? Kailangan na raw kasi niyang maghanap ng full-time job. Kapag natanggap siya dun sa ina-applyan niya, baka hindi na raw siya maka-attend sa mga rehearsal namin. Buntis nga pala ang asawa niya ngayon. Nakita ko dun sa post niya dun sa Facebook. Kaya siguro nahihirapan din sila sa pera.
Pero hindi pa rin dahilan yun para bitiwan niya ang grupo namin. Ang tagal-tagal na namin magkakasama tapos ngayon pa siya aalis. Intindihin mo na lang siya, babe. Lumalaki na rin kasi ang responsibilidad niya sa buhay. Mabuti pa nga tayo, wala pa tayo kahit isang anak. Kaya hindi pa mabigat ang dala nating responsibilidad. Pero babe, naisip ko lang, paano kaya kung subukan mo na rin na maghanap ng full-time na trabaho? Babe, hindi ko nga pwedeng gawin yun. Mapapabayaan kong grupo namin. Dalawa na nga yung umalis sa amin tapos mawawalan pa ako ng oras sa kanila. Suggestion ko lang naman yun, babe. Kasi syempre, di ba, pareho tayong nag-aabot ng pera sa pamilya natin. Tapos may mga gastusin din tayo dito sa bahay. Eh, mas okay siguro kung... Kung ititigil ko na lang ang pagsasayaw ko at magkatrabaho na lang ako habang buhay. Clarice, alam mo naman ang gusto kong gawin sa buhay ko. Mabuti nga may part-time job ako ngayon eh. Kaya kahit paano, sumusweldo ako bukod pa sa kinikita ko sa pagsasayaw. Ikaw na nga lang kakampi ko sa gusto kong gawin sa buhay. Tapos, ngayon ka ba magbabago? Ay, hindi ako nagbago, babe. Suggestion ko lang naman yun. Eh kung ayaw mong gawin, okay lang din naman yun sa akin. Alam mo naman na ayokong pinipilit ka sa mga bagay na hindi mo gustong gawin. Kakampi mo kaya ako at hinding-hindi magbabago yun. Ay, salamat, babe, ha? Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Medyo nai-stress lang talaga ako sa nangyayari sa grupo namin eh. Wala yun. Basta itong tandaan mo ha, kung ano yung makapagpapasaya sa'yo, yun ang palagi kong susuportahan. Mama Mia, witness ako kung paano na-stress si Kenzo sa mga kagrupo niya sa pagsasayaw. Ang dating 7 miyembro ay naging 4 na lang dahil may isa pang umalis pagkatapos magpaalam ni Dylan. Kaya kinailangan nila na kumuha ng mga bagong dancers na makakasama nila sa competition. Doon mas lalong na-stress ang boyfriend ko, Mama Mia. Dahil hindi kasing galing ni na Kenzo ang nakuha nilang kapalit, kaya kinailangan nila ng puspusang ensayo para mas lalong matuto ang mga ito na sumayaw. Literal tuloy na mas marami ang oras na inilalaan ni Kenzo sa rehearsals kaysa sa part-time job niya. Sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo nahihirapan na rin ako sa mga gastusin noon dahil may dalawang kapatid pa akong pinapaaral. Pero ayokong ipakita yun lahat sa partner ko. Ang gusto kong makita at maramdaman ni Kenzo, Mama Mia, mula sa akin ay ang buong pusong suporta ko sa pagsasayaw niya. Hindi na rin kasi siya sinusuportahan ng mga bagulang niya sa pagsasayaw niya dahil nga maliit na pera lang ang palagi niyang naiaabot sa mga ito. Madalas nga ay hindi pa siya nakakapagbigay sa mga ito dahil hindi rin naman masyadong kailangan ng mga magulang niyang pera mula sa kanya. Naiinis lang ang mga magulang niya sa kanya, Mama Mia, dahil hindi niya tinapos ang pag-aaral niya. At ng mga oras na yon, alam ko na ako lang ang pwedeng kuhanan ni Kenzo ng lakas at suporta. Mama Mia, mahigit isang taon na kaming nagsasama sa bahay ni Kenzo nang makatanggap ako ng offer mula sa isang tita ko na nagtatrabaho sa Japan. Matagal na rin akong kinukulit ng mga magulang ko na tanggapin yon. Dahil nga pati sila ay nahihirapan na rin sa mga gastusin para sa dalawang kapatid ko na nag-aaral pa. May dalawa pa naman akong nakakatandang kapatid pero pareho na silang may asawa at may mga anak. Kumbaga ng panahon na yun, isa talaga ako sa inaasahan ng pamilya ko na makakatulong sa kanya. Pero dahil nga naging responsibilidad ko na rin si Kenzo, ay hindi rin tuloy ako masyadong makatulong sa mga gastusin sa bahay namin. Lalong bumigat ang responsibilidad ko nang nagsimula ng mawala ng racket sa pagsasayaw ang partner ko. Ganun yata talaga sa buhay pagsasayaw, Mama Mia.
Habang tumatanda sila, ay mas lalong lumiliit ang opportunities para sa kanila. At dahil alam ko na ayaw talaga ni Kenzo na mag-abroad ako, hindi ko sinabi sa kanya nang tanggapin ko ang offer ng tita ko. At hindi ko rin sinabi sa kanya nang magsimula na akong asikasuhin ang mga papeles ko. Bahay. Panggabi ka ngayon, di ba? Oo. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi kasi ako pumasok sa trabaho. Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? O may lakad kayo ng mga kagrupo mo mamaya? Wala. Anong wala? Linawin mo nga yung sagot mo kasi tinatanong kita ng maayos. Tinatamad ako pumasok sa trabaho eh. Okay na bang sagot yon, Clarice? Ano ba namang klaseng dahilan niyan? Ano bang gusto mong marinig sa akin? Yun nga ang sagot ko sa tanong mo. Ayokong pumasok dahil ayoko lang. Ikaw ba? Saan ka ba galing at ginabi ka na ng uwi? May inasikaso lang ako. Ano nga yun at saan? Diyan lang, malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Ano namang aasikasuhin mo dun eh? Naka-rest day ka ngayon. Sandali nga. Bakit ba binabalik mo sa akin yung mga tanong? Dahil alam ko nagsisinungaling ka sa akin, Clarice. Ha? Bakit ko namang gagawin yung sinasabi mo? Hindi ko alam. Siguro kasi napapagod ka ng mahalin ako. Napapagod ka na sa akin. Teka Kenzo, saan ba nanggagaling yung mga sinasabi mo? Dito! Sa mga papeles na nakita ko sa loob ng kwarto natin. Application form papuntang abroad at medical certificate. Oh ano? Bakit hindi ka na nakapagsalita dyan? Dahil tama ang hinala ko na napapagod ka ng mahalin ako, kaya aalis ka na? Kaya iiwanan mo na ako at makikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, aaminin ko na. Inaasikaso ko na ang mga papeles ko para makapagtrabaho sa abroad. Aalis ako pero hindi naman ibig sabihin nun makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ganun na rin yun! Doon din naman tayo mapupunta, di ba? Sa hiwalayan kapag magkalayo na tayong dalawa. Matatapos lang ang relasyon nating dalawa kapag hinayaan natin na masira tayo ng distansya natin mula sa isa't isa. Kenzo, magkakalayo lang naman tayo pero hindi ibig sabihin nun mababawasan na yung pagmamahal na nararamdaman natin. Pero bakit ba kasi kailangan mo pang umalis? Bakit kailangan mo pang iwan ako? Napapagod ka na ba talaga sa akin? Hindi, Kenzo. Hindi ganun yun. Alam mo naman ang responsibilidad ko sa pamilya ko, diba? Hindi ko na kayang pagkasyahin ang kinikita ko sa trabaho ko ngayon sa pangangailangan nila. Intindihin mo naman ako. At saka sana intindihin mo rin ang pamilya ko. Ngayon lang ako gagawa ng desisyon na para sa kanila. Oh, hindi ko pinaalam muna sa'yo yung plano ko na pag-abroad. Dahil alam ko na mangyayari to, magagalit ka sa akin. Pero Kenzo, hindi naman kasi pwedeng umikot ang mundo sa ating dalawa lang. May pamilya ako na kailangan kong tulungan at suportahan. At kung talagang mahal mo ko, papayagan mo kong umalis. Mama Mia, gusto na sanang magkipaghiwalay ni Kenzo sa akin ng araw na yun. Naiintindihan ko yun kasi alam kong nasaktan ko siya dahil sa ginawa kong pagtatago sa plano kong pag-alis. Pero dahil na rin sa pakiusap ko sa kanya ay hindi niya tinapos ang lahat sa amin at pinayagan niya akong magpatuloy sa pag-aasikaso ng mga papeles ko. Nag-sorry din siya sa mga nasabi niya sa akin. Ayaw niya naman daw talaga na makipaghiwalay pero natakot lang daw siya na mawala ako sa kanya habang naka-LDR kami. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya na mahal niya ako. Sa aming dalawa ni Kenzo, Mama Mia, ay di hamak na mas nakagagaan siya sa buhay. Bunso kasi siya sa magkakapatid kaya wala na siyang ibang responsibilidad kundi ang sarili lang niya.
Hindi kagaya ko na sinasalo ang responsibilidad ng pamilya namin kahit na hindi naman ako ang panganay. Mama Mia, natuloy nga ang pag-alis ko at pagtatrabaho sa Japan. Nahirapan kami ni Kenzo lalo na sa umpisa dahil nga nagsasama na kami na parang mag-asawa bago pa ako umalis. Sobrang nakakapanibago para sa aming dalawa nang magkahiwalay ng matagal. Pero Mama Mia, nakasurvive naman kami sa unang taon ng aming LDR relationship. Hello, babe! Hi, babe! Mabuti at gising ka pa. Oo, patulog pa lang din ako ngayon. Akala ko, hindi mo na masasagot ang tawag ko eh. Alam mo naman na madalas talaga akong late nang nakakapagpahinga dito. Oo nga eh. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo sa trabaho. Kaya medyo nag-aalala na rin ako sa'yo. Lagi naman ako nagba-vitamins dito, kaya wag mo kong alalahanin. Teka, bakit pala napatawag ka? Madaling araw na dyan ah. Tsaka parang excited ka sa sasabihin mo sa'kin. Oo, excited talaga ako na ipaalam sa'yo to. Ang totoo, kakauwi ko lang din dito sa bahay, babe. Talaga? Saan ka naman ang galing at madaling araw ka nang nakauwi? Naku, babe ha, baka nang bababae ka na dyan. Siyempre hindi, no? Alam mo naman na faithful ako sa'yo at sa relasyon nating dalawa. O, saan ka nga galing? Galing kaming Maynila ng mga kagrupo ko kanina, kaya hindi na ako masyado nakachat sa'yo. Ano naman ang ginawa niyo sa Maynila? Ano kasi, babe? Pumirma kasi kami ng kontrata dun sa isang agency. Babe, kami yung ipapadala para sumali sa isang international dance competition na gaganapin sa Thailand next month. OMG, babe! Salamat, babe. Sayang nga, wala ka dito ngayon. Namimiss ko tuloy yung mga oras na habang sinasabi mo yan, niyayakap mo ako ng mahigpit. Ako rin, babe. Sobrang miss na kita. Gagalingan talaga namin sa international dance competition na to, babe. Kasi kapag nanalo kami, sa Korea naman gaganapin ang next na competition. Mas malapit na yun sa'yo. Baka sakali, pwede na kitang puntahan dyan kahit saglit lang. Oo, babe. Promise. Makakarating ako dyan. Kahit anong mangyari, mapupuntahan kita dyan. Basta, babe. Walang sukuan, ha? Oo, babe. Walang susuko sa ating dalawa. I love you, Clarice. I love you too, Kenzo. Mama Mia, hindi pala talaga madali ang LDR na set up para sa isang magkasintahan. Mag-iisang taon na rin ang nakakalipas noon mula nang umalis ako papuntang Japan. Pero may mga oras pa rin na naiiyak kaming pareho ni Kenzo habang magkausap sa cellphone. Siguro nga ang mas nagpahirap sa amin ay yung nakasanayan na naming dalawa na palagi kaming magkasama. Mula high school, college, hanggang sa nagsama na nga kami sa iisang bahay habang may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kaya hindi talaga madali ang naging adjustment naming dalawa. Noong unang mga buwan ko sa Japan, Mama Mia, ay palagi kaming magkatawagan ni Kenzo. Pareho kaming napupuyat hanggang sa makatulugan na namin ang isa't isa. Madalas din noon ay umiiyak pa kami at paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Nangako ako noon, Mama Mia, na hindi ako bibitaw sa relasyon naming dalawa ni Kenzo. At ganun din naman siya sa akin. Disidido kaming patunayan noon na makakasurvive kaming dalawa at ang relasyon namin kahit ilang libong kilometro pa ang layo namin mula sa isa't isa. At kahit gaano pa namin kamiss ang isa't isa. Mama Mia, natuloy ang pagpapadala sa grupo ni na Kenzo sa Thailand
para sa international dance competition. Hindi na siya noon pumapasok sa part-time job niya at sinuportahan na siya ng pamilya niya dahil na rin sa malaking achievement na yon. Meron din siyang natatanggap na allowance mula sa agency nila na nagpadala sa kanila sa Thailand. May isang buwan sila doon para sa dance competition, kaya lang nag-second runner-up lang sila at pagkatapos noon ay umuwi na rin sila ng Pilipinas. Pero kahit hindi sila nanalo sa international dance competition na yun, ay dumami naman ang racket ng grupo ni Kenzo. Hanggang sa ibalita niya sa akin na sasali ulit sila sa isang international dance competition na gaganapin naman sa Malaysia. Nang mga panahon na yun, Mama Mia, ay pareho kaming naging busy talaga ni Kenzo. Siya busy sa mga rehearsals niya at busy naman ako sa trabaho ko. Naging bihira na tuloy ang tawagan naming dalawa. Iyon na rin siguro ang dahilan kung bakit nagawa kong i-entertain ang isang Filipino din na may gusto sa akin sa pinagtatrabahuan ko. Siya si Fred, Mama Mia, isa sa mga naging unang kaibigan ko sa Japan. Ang buong akala ni Fred, Mama Mia, ay break na kami ni Kenzo, kaya niya ako niligawan. At sa loob lang ng 2 linggo ay sinagot ko ang panliligaw ni Fred. Oo, alam kong mali, pero ginawa ko yun, Mama Mia. Masaya kasing kasama at kausap si Fred. Kaya siguro ay natukso na rin ako na gumawa ng kasalanan. Pero ganun pa man, alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na si Kenzo lang talaga ang mahal ko ng mga panahong yun. Hello, babe! Ang tagal nating hindi nakapag-video call ah. Kumusta ang rehearsal niyo kanina? Ayos naman, kasi halos lahat kami nagkakasabay-sabay na talaga sa bawat galaw. Wala nang sapawan at wala na rin naiiwan. Mas okay talaga yung halos araw-araw kami nakakapag-rehearse kasi mas nagiging kabisado namin ang music at galaw ng bawat isa. Mabuti nga at wala na masyadong sagabal ngayon sa mga rehearsal nyo. Hindi kagaya dati na kailangan nyo pang hatiin ang oras nyo sa pagsasayaw at pagtatrabaho. Maswerte talaga kami dun sa agency na kumuha sa amin. Akala ko pa nung una gagawin lang kaming bangko o pang display. Pero hindi pala, dahil sila ang palagi nagbibigay ng racket sa amin ng mga kagrupo ko. Eto pa, babe. Pagkatapos daw ng dance competition namin sa Malaysia, baka raw magkaroon kami ng mga TV guesting. Talaga, babe? Grabe, sobrang exciting yan! Parang dati sa piyestahan ko lang kayo napapanood at sinasamahan. O, tapos ngayon pati sa TV makikita ko na kayo! Panonoorin ko talaga yan kahit nandito pa ako sa Japan. Sana i-upload din sa internet yung mga TV guesting nyo, no? Sana nga. Babe, salamat ha. Kasi kahit nasa malayo ka, never kang napagod na iparamdam sa akin ang suporta at pagmamahal mo. Nga pala, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Bakit parang bigla kang sumeryoso dyan? Nakachat ko kasi si Ryza dito nung isang araw. Siya yung dati nating kaklase noong nasa 4th year high school tayo. May kinuwento kasi siya sa akin na may nakita siyang nakatag na picture mo sa Facebook profile mo. Ang sabi ko, wala naman akong Facebook account. Kaya in-email na lang niya sa akin. Ha? Anong picture yun? Yung picture niyo nung Fred na nakakabay siya sa'yo? Tinanong din kasi ako ni Ryza kung break na raw ba tayo. Kasi akala niya, bagong boyfriend mo ng lalaki na yon. Siyempre, ang sabi ko, hindi pa tayo nagbe-break. At mas lalong hindi mo boyfriend ang lalaki na yon. Babe, hindi ba katrabaho mo lang naman siya? Oh, babe, teka, bakit tulala ka? Tsaka hindi ka na nakapagsalita. Teka, bakit parang naiiyak ka na? Ano ka ba? Hindi kita pinag-iisipan ng masama. Alam ko naman na hindi mo. Oh, bakit umiiyak ka na nga, babe? Tama na yan. Hindi ako galit dahil alam ko naman na wala kang ginagawang masama. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniwala sa sinabi ni Ryza.
Hindi mo naman ako lolokohin, di ba? I'm sorry, Kenzo. Clarice, hindi ko maintindihan. Bakit ka ba nagsasorry? Bakit ka umiiyak? Kasi nagkamali ako. Niloko kita, Kenzo. Nagkaroon ako ng ibang boyfriend dito sa Japan. Boyfriend mo nga ang friend na yun? Oo. Mag-iisang buwan na ang relasyon naming dalawa. Paano mo nagawa to sa akin, Clarice? Natukso lang ako, Kenzo. Nangulila kasi ako kasi pareho tayong busy sa kanya-kanyang mga buhay. At si Fred, madalas kong kausap kapag nalulungkot ako dito. Pero ako naman ang mahal mo, di ba? Ako pa rin ang pipiliin mo? Clarice, kakalimutan ko lahat ng to. Magsimula tayo ulit. Burahin natin ito naging pagkakamali mo. Siguro, Kenzo, huwag na lang muna nating pilitin ang lahat ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita! Sobra! Pero pareho lang kasi tayong mahihirapan kapag pinagpatuloy pa natin to eh. Paano kung magkasala na naman ako? Paano kung ikaw naman yung magkamali? Hindi mangyayari yun. Basta magtawagan na lang tayo ng mas madalas. Maiiwasan natin to. Kung mas ipaparamdam natin kung gano'n natin kamahal ang isa't isa. Nangyari na nga, Kenzo. Nagkamali na ako at ayoko nang maulit yun. Ayoko nang pareho pa tayong mas mahirapan. Mag-focus na lang muna tayo sa kanya-kanya nating buhay. Tapos tsaka natin alamin kung pwede pa rin bang maging tayo sa huli. Pero sa ngayon, Kenzo, tapusin na lang muna natin yung relasyon nating dalawa. Mama Mia, ang paniniwala ko ng mga panahon na yon ay wala talagang nakaka-survive sa mga magkarelasyon na naka-LDR. Kaya naman, kaysa pareho pa kaming mahirapan ni Kenzo, ay tinapos ko na lang ang lahat sa aming dalawa. Hindi naman siya kaagad sumuko at palagi niya akong sinusubukan na tawagan. Nagpatulong din siya sa mga common friends namin pero tuluyan ko na talagang pinutol ang komunikasyon naming dalawa. Blinak ko siya sa mga social media accounts ko at pinakiusapan ko ang mga kaibigan at kamag-anak ko na wag na siyang tulungan na makausap pa ako. Hindi rin naman nagtagal ang relasyon namin noon ng katrabaho kong si Fred, Mama Mia. Siguro kasi alam ko na si Kenzo talaga ang mahal ko at ginamit ko lang si Fred bilang pampalipas oras ko. Kaya naman nag-focus na lang ako sa trabaho at wala na rin akong narinig pa na kahit na ano tungkol kay Kenzo. 3 taon. 3 taon ang tinagal ko noon sa Japan bago ako nakauwi ng Pilipinas para magbakasyon, Mama Mia. Nang makauwi ako sa amin ay tsaka ko lang nalaman na sikat na pala talaga ang grupo ni Kenzo, lalo na siya dahil madalas silang may TV guestings. Ilang beses din daw nanalo ang mga ito sa mga international dance competition, kaya naman ay mas lalo silang nakilala sa aming lugar. Sakto naman na fiesta noon, Mama Mia, sa amin. At sa gabi ng fiesta ay pumunta ako sa plaza para manood ng kasiyahan. May dance competition pala doon at nagulat ako nang makita ko si Kenzo na pinakilala bilang isa sa mga judges para sa gabi na yon. Sa buong gabi ng dance competition na yon, Mama Mia, ay halos kay Kenzo lang talaga ako nakatingin. Naisip ko noon na wala halos pinagbago ang itsura niya. Kung meron man, ay mas lalo lang siyang gumwapo sa paningin ko. Patapos na ang event sa plaza nang magtama ang mga tingin namin ni Kenzo. At doon na ako nagdesisyon na umalis sa lugar na yun para iwasan siya, Mama Mia.
Nakita na nga ako ni Kenzo. Excuse me, makikiraan. Kunwari, hindi ko na lang siya narinig. Clarice! Clarice, sandali! Kenzo! Kanina pa kita tinatawag eh. Sorry ah, hindi kita narinig eh. Ang ingay kasi dito sa plaza. Ayos lang. Kasi sobrang ingay talaga ng mga tao. Lalo na dun sa malapit sa stage. Oo nga eh. Oh, sige ha, mauna na ako sa'yo. Clarice, sandali. Oh, bakit? Kumusta ka na? Okay naman. Kailan ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? Nung nakaraang linggo lang. Sumakto nga kasi piyesta dito sa atin. Pero congrats ha, sikat ka na pala talaga. Hindi naman masyado. Anong hindi? Dati lang, kasama ka sa mga pagpipilian na mananalo sa dance competition dyan sa stage. Ngayon, isa ka na sa mga judge na pipili ng mga mananalo sa kanila. Nakakatuwa nga eh. Lalo na kapag naalala ko yung dati na kasama kita dito sa plaza kapag fiesta. Tapos ang lakas palagi ng sigaw mo para i-cheer kami ng mga kagrupo ko sa stage. Manalo man kami o matalo, palagi tayong may celebration nun. Ay, sorry. Halos lahat kasi ng alaala ko nung sumasali pa ako sa mga dance contest. Ikaw ang kasama ko. Ako nga ang dapat na mag-sorry, Kenzo. Kasi ako yung bumitaw. Alam mo, sa totoo lang, nahirapan ako dati na intindihin ang naging desisyon mo na yun. Mas madali ko pang natanggap na minsan ka nagkamali kasi nga nawalan tayo ng oras para sa isa't isa. Pero bakit kailangan mo kaagad bumitaw? Bakit kailangan na isuko mo kaagad ang relasyon nating dalawa? Dahil ba akala mo walang mararating kapag sasayaw ko? Hindi dahil doon, Kenzo. Pero bakit nga? Bakit bigla ka nalang bumitaw? Dahil nahihirapan ako at natatakot ako na baka kapag pinatagal pa natin ang lahat, mas lalo lang tayong mahirapan sa huli. Mas lalo tayong mahirapan tsaka masaktan. Pero sa maniwala ka at sa hindi, ikaw lang talaga ang minahal ko. Ikaw lang at wala ng iba. Naniniwala naman ako doon, Clarice. Kaya nga dati gusto ko sanang bigyan ng isa pang pagkakataon ang relasyon nating dalawa. Kaya lang hindi ka naman pumayag. Kahit anong pakiusap ko sa'yo noon, hindi mo ko binigyan ng kahit isang pagkakataon. Kung sakali ba na pumayag ako na maging tayo ulit noon, sa tingin mo ba tayo pa rin hanggang ngayon? Oo! Sabi ko naman kasi sa'yo noon na wala tayong hindi kakayanin basta mahal natin ang isa't isa, di ba? Kaya lang, ayun nga. Ay, sumuko ka at binitawan mo ako. I'm sorry, Kenzo. I'm sorry talaga. Naging mahina at duwag ako noon. Naguluhan ako kaya mas pinili ko na lang yung matapos yung lahat sa atin. Mas pinili ko yung sarili ko kaysa sa relasyon natin. I'm sorry. Huwag ka na mag-sorry, Clarice. Tapos na yon. At kahit paano, wala na rin akong kirot na nararamdaman dito sa puso ko. Pero masaya ako. Masaya ako na nakita ulit kita. At least ngayon, formal na nating matutuldukan ang naging relasyon nating dalawa. Mama Mia, isang mahigpit na yakap ang binigay namin ni Kenzo sa isa't isa. Nakakatuwa nga kasi habang magkayakap kami, ay biglang pinaliwanag ng fireworks ang madilim na kalangitan. Para tuloy kaming nasa isang madramang eksena sa pelikula. Ang kaibahan lang, madramang pamamaalam ang eksenang yun sa aming buhay ni Kenzo at hindi isang masayang katapusan. Mula noon, Mama Mia, ay hindi na kami muli pang nagkita ni Kenzo o nag-usap man lang. Pero dahil meron na siyang Facebook account at page at marami rin kaming common friends, madalas ko siyang nakikita noon sa newsfeed ko. Nakikita ko ang mga achievements niya noon sa pagsasayaw nila ng grupo niya. May oras pa noon na habang ini-stock ko ang mga pictures at videos sa Facebook page ni Kenzo, ay naluluha na lang talaga ako at napapangiti. Hindi ko kasi maiwasan ang magbalik tanaw sa nakaraan naming dalawa.
Nakita ko kasi kung paano nagsimula si Kenzo bago siya sumikat. Kasama niya ako sa mga oras na nagtatagumpay at bumabagsak siya noon. Karamay niya ako sa mga oras na muntik na siyang sumuko dahil wala nang ibang naniniwala sa gusto niyang marating sa buhay niya. Ako ang naging saksi sa lahat ng paghihirap niya bago siya naging totoong matagumpay. Mama Mia, may parte pa rin sa sarili ko ang nagsisisi kasi hindi ko sinubukan na labanan ang takot na nararamdaman ko noon. Hindi ko man lang binigyan ng isa pang chance ang pagmamahala naming dalawa. Siguro nga, kagaya ng sabi niya, kung nagbigay kami pareho ng chance sa relasyon namin, ay malaki ang posibilidad na kami pa rin hanggang sa ngayon. Ganun pa man, Mama Mia, ang kwentong ito ay bahagi na lang ng alaala ko. 5 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang naging huling pag-uusap namin ni Kenzo. Nandito na ulit ako sa Japan at dito na rin naninirahan kasama ang asawa at anak ko. Aaminin ko na may konting kirot pa rin dito sa puso ko sa tuwing mapapanood ko si Kenzo sa internet. O kaya ay mapapadaan sa newsfeed ko sa Facebook ang trending video ng pagsasayaw niya. Pero siguro kirot yun na hindi na kailanman maglalaho at kailangan ko na lang ding makasanayan. Lalo na ngayon na may kanya-kanya na kaming buhay at may kanya-kanya na ring pamilya. Isang masaya na medyo malungkot na alaala na lamang si Kenzo sa buhay ko. At magpo-focus na lamang ako sa asawa at sa anak ko. Alam ko na ganun rin si Kenzo sa buhay niya ngayon. Dahil nakikita ko na masaya siya sa asawa niya at sa dalawa nilang anak. Salamat sa pagbabasa niyo ng sulat ko, Mama Mia. More power and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever ka-barangay, Clarice.